Good day, Pajaffers! Welcome back to our YouTube channel. So ngayon, magtuturo ako ng isang opening na hindi trap at pwede nyo na kaagad gawin at itira pagkatapos nyo panoorin itong video na ito. So bago ko simulan, please subscribe to our YouTube channel and like this video to help our channel grow. So itong ituturo ko, pwede nyo siyang itira. Sensible siya. Tinitira ko rin siya actually simula noon hanggang ngayon and very easy to learn siya. So siguro wala pang 10 minutes matututunan niyo na to. So simulan na natin. So itong opening na to is kapag nag D4 yung kalaban. Ayan. So pag nag D4 titira tayo ng Knight F6 and then dito dapat mag C4 siya. So kailangan alam mo rin yung ititira pag nag Trompovsky, Knight F3 or London, Bishop F4. Anyway, meron kaming mga tinuturo about dito, panoorin nyo na lang, hanapin nyo sa channel namin or tignan nyo sa description down below. So, kailangan mag C4 yung kalaban. Ayan. So, ang tawag sa opening na to ay Czech Benoni. Hindi ko sure kung tama yung pag-pronounce ko ng Czech. Czech. C-Z-E-C-H. Yung ano, yung dun ata nag-originate yung opening na ito, kaya yun ang tinawag. So, titira tayo ng C5 and after D5, yung normal na Benoni po is titira ng E6 yung black, pero dito titira tayo ng E5. Ayan. So, once again, pag kinain ito, bad move po yan para sa white. Kahit sa normal na Benoni, hindi po yan kinakain ng white. Kasi, pag kinain yan, pontex E6, kakainin lang natin yan with the F pawn. And mamaya, malakas po yung center natin. Ayan. May mga D5 tayo. Actually, pwede na nga tayo mag D5 dito and lamang po tayo sa center. Tapos, pag nag-castling tayo, bukas yung rook natin sa F-file. So, hindi po yung kakainin ng kalaban nyo, lalo na kung legit na D4 player siya. So, ang gagawin niya is magna-knight C3 siya, gaya sa Benoni, and then titira tayo ng D6. After D6, usually, ito po ang mangyayari sa laro nyo. So, E4 siya, and then Bishop E7 yung gagawin natin. So, after Bishop E7, ganito po kadalasan nangyayari. Nagda-knight F3, nagka-castle tayo, nagbi-bishop E2, ayan. Tapos dito po, ito na po yung main idea ng opening na ito. So, mapapansin nyo yung mga pawns natin nasa itim. Ayan. And itong bishop natin ito ay bad bishop. Ayan. So, bad bishop po yung itim dito sa E7 while this bishop, good bishop to. Sa puti naman, ito yung bad bishop niya kasi yung pawn niya nasa puti, ito yung good bishop niya. So, ang gagawin natin dito, i-exchange natin yung bishop na to dito. Ayan. So, dito po, ang pwede natin gawin is tumira tayo ng knight e8. After castle, tira tayo ng knight d7. And usually, marami po akong laro, ang ginagawa ng puti dito is tumitira ng knight e1. And immediately, pag may chance po tayo, titira na agad tayo ng bishop g5. Exchange na po natin itong bishop. Pag kinain, kakainin lang natin and then tapos na. Okay na po ang game natin dito. Kumbaga, maganda na yung chances natin and tayo pa yung may edge dito para sa akin. Para sa akin, itim pa yung may chance magpilit kasi ang break po natin dito, syempre pag pinaalis yan, babalik natin yung queen natin sa e7 and then mag-gg6 tayo. Knight G7 and then F5. So, few things to remember. Kailangan pag nag F5 po kayo, naka G6 most of the time para pag kinain niya po ng pakakain. Kasi pag nag F5 kayo, halimbawa, tumira ng Queen D2, nag F5, bad decision po ito kasi kakainin niya and meron po siyang E4 square. Makokontrol niya yung E4 square and yung bishop niya lalakas doon. Tapos pwede niyang ilagay yung knight niya dito sa E4. So, kailangan bago kayo mag F5, tumira muna kayo ng G6. Ayan. So, pwede kayo mag G6 dito pag nag Queen H6. Actually, pwede mag F5 dito. Harmless po yung queen dyan. Ayan. Pero kung gusto nyo safe lang, pwede munang mag F6 and then try nyo i-exchange yung queen. Kasi pag nag-endgame to, okay pa rin ang laro natin na F5 tayo, ganyan. Or, pwede rin dito mamaya A6, B5. So, yan po ang mga possible breaks sa opening na ito. And, yun lang. Ganun lang po yung idea ng opening na ito. So, every time na ginagawa ko to, inaabangan ko lang yung white player na
alisin yung knight niya dito kasi hindi yan makakatiis yung knight niya, useless dito, i-maneuver niya yan doon. So pag minaneuver niya na yan doon, ilalagay natin yung bishop natin dito sa g5. Pero what if hindi niya ginawa yan? Kasi may mga players po, alam na yung ganyan. Ayan. So yan na po yung aaralin natin. Titira siya ng ganito, bishop e3. So ang isang magandang maneuver dito is titira tayo ng g6. Ayan. Tapos titira siya ng halimbawa, queen d2. Titira tayo ng knight g7 para tulong sa f5. Tapos halimbawa, titira siya ng, let's say, a3. Tira tayo ng king h8. So ganito po ang usual na ginagawa ko dito. Sabihin natin tumira siya ng ganito. Tira tayo ng knight f6. Pag tumira siya ng b4, i-b6 lang po natin yan. Yan. Super solid ng bishop dito. Wala siyang magawa. And for example, tumira siya ng mga ganito, i-knight g8 natin. So mapapansin nyo, ganito yung maneuver ng knight. Ito yung best way. Yan. Ito yung best position ng knights dito bago kayo mag f5 kung may bishop pa kayo dito sa e7. Kasi pag yung mga knight nyo nakaharang dito tapos nag f5 kayo, medyo premature. Nahaharangan yung pyesa nyo, yung ayan, walang coordination, yung bishop nyo naharangan din. So maganda, mailagay nyo yung knight nyo dito. At mapapansin nyo, uulitin ko yung maneuver. Ganito, d6, e4. Yan, after castle. Itong knight na to, ayan, given na hindi niya alisin yung knight dito, hindi tayo makabishop g5. Yung knight dito sa f6, dito po pupunta yan sa g7. Siyempre, mag-g6 tayo. While yung knight dito sa b8, dito po yan pupunta sa g8. Knight d7, knight f6, and then knight g8. Magkiking h8 din tayo, syempre, para malagay natin yung knight doon. And then, after that, saka po tayo titira ng f5. Yan. Yan. Kasi pag nag-f5 ka agad dito, medyo risky. Baka makatirahan ng mga knight g5 and mapuntahan doon. Pero pag ganito, yung bishop natin open na dito. Ayan. So, let's say umatras siya dito and then maka f5 tayo. Maganda na yung position natin. Tapos titira siya ng ganito. Dito po, pwede nating f4 yan. So, parang typical King's Indian na after bishop d2, pwede na nating i-kingside attack yan. Tapos yung knight natin ready to jump into action. Kasi pag andito, medyo awkward yung position nila. So, hanggang dyan lang po yung opening natin. Pwede nyo na kaagad may apply to sa laro nyo. Pwede nyo na kaagad itira. Yan lang po yung idea. Puro idea lang. Kailangan lang maalala nyo yung mga ideas na ang pinaka main idea dito, pag may chance pong exchange yung bishop with the move bishop g5, exchange nyo kaagad kasi bad bishop ito. And then yung break natin dito is g6 f5. Or mamaya a6 b5. Pero usually dito po umatake yung white. Kaya pag nag a3 b4 siya, titirahan natin ng b6. And then yung knights natin, kailangan natin maikot. Ayan, kailangan maikot natin ng maayos. Kung hindi tayo makabishop g5, after mag knight e8 tayo, ayan, knight d7, let's say hindi siya nag knight e1, tumira siya ng ganito, maiikot natin yung mga knights natin ng ganito. g6, knight g7, king h8, knight f6, knight g8, and then mag f5 tayo, try nating atakihin yung king side. Ayan, pag nag b4 siya, i-b6 lang natin yan. For example, mag a3, oops, ganyan, mag a3, knight g7, b4, i-b6 lang po natin yan. And then, mahihirapan po siyang pumasok dito sa queen side. So, hanggang dyan po muna tayo. Hopefully, natuto kayo. I-comment nyo down below kung may, kung nagamit nyo to sa laro nyo after nyo panoorin yung video. And, i-post nyo rin, yung, i-share nyo yung link ng laro nyo. And then, comment din kayo kung may gusto pa kayong makitang opening or may question pa kayo about sa opening na ito. Kasi syempre, kinover ko lang yung mga main ideas. Pero, ito na po yung 90% ng opening na to. Kumbaga, kung alam nyo yung idea na to, pwede nyo na kaagad may apply. Lalo na kung yung level nyo hindi pa sa master level. Kasi, yung ideas nito, sobrang lupit. Ito po yung mga ginagawa lang GM sa mga sa ganitong linya. Ine-exchange talaga yung bishop dito. So hanggang dyan po muna tayo. Hopefully, nag-enjoy kayo kahit papano and ma-apply nyo sana to sa laro nyo at manalo syempre. At i-post nyo rin yung link para ma-ano namin, ma-discuss namin sa mga future videos. And kung gusto nyo pa matuto ng iba pang opening, i-click nyo yung description down below. Meron po kami mga traps, meron din minsan mga seryosong opening. Ito po yung isa sa mga yon na hindi trap at pwede nyong i-apply sa laro nyo kaagad
ngayon. So, hanggang dyan po muna tayo. Maraming salamat po, mga pa-Jaffers.